Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Si Jesus ang liwanag na pumapawi sa dilim. Gumawa siya ng putik at ipinahid iyon sa mga mata ng isang bulag. Dahil dito isang hindi matanggap ng mga Parisayo na si Jesus ay may kapangyarihan na magpagaling. At lalo tigit na siya ay mula sa Diyos. Naway buksan natin ang ating mga mata sa liwanag na mula kay Jesucristo. Ang Diyos ay nagtuturo sa ating hanapin siya sa mga bagay, mga pangyayari at mga taong hindi natin inaakalang pinananahanan ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan magsisi, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalugtog ka sa kanan Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nang ipagkasundo sa isang katauhan sa pamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay nakatulog na walang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pupunta kay Jesse na nagtaga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari at isa sa kanyang mga anak. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong matuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay titulad ng batayan ng tao. Paglabas na inyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi yan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo. Hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at mangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakan niya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Panginoon, aking pastor, hindi ako magugulat. Ako ay pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sa ayon sa pangako na kaniyang binibiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang damang iyo'y tumatak sa karindan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggala. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dula. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo talagi at mananahan. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw ay natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong parayon sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay inumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinain niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan nito'y sinugo. Maglilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at ng magbalik ay nakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya ay namawalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ng ilang, yan nga, hindi ka mukhang. Wika naman ang iba. At sumagot ng lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahingan ng gumawang sa Jesus ng putik at padilati ng bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo at kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon ay nakakita na ako. Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang tao yan. Sabagat hindi niya pinangingilin ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palakay. Kaya tinanong nila huli ang daming bulag, ikaw naman, yamang pinatilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ang naman ang mga sabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ka ang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin. At siya ay iniwalang nila. Nabalitaan ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay iniwalang ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaking ng matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya ginoo? Sabihin ninyo sa akin o mamay sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita ko na. Siya ang may pag-usap sa iyo, ani Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinambas niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon, ang pagkapagaling ni Jesus na lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Alam po naman natin ang pagkaunawa sa banal na kasulatan na sa lumang tipan, kapag ikaw ay ipinanganak na may kapansanan, ikaw ay itinuturing na isang makasalanan. So ikaw ay ipinanganak ng bulag, ng pilay, ng pintaw,
ng pingin, pipil, o ano pang uri ng kapansanan ang pagkaunawa ng mga tao sa lupang tupag. Kaya ka ipinanganak ng ganon sabagat ikaw ay makasalanan. Ang depekto na nakikita sa katawan ay panlabas handa na ikaw ay hindi ligtas. Ikaw ay tinuturing na kawalan. Kaya bahagi yun na kung saan makita po natin ngayon sa Ebanghelyo na ating napakinggan. Ang isang paanyaga na maunawaan natin ang hamon na ipinapayag ni Jesus. Hindi lamang po ang pisikal na pagkabulag. Ngunit hilingin natin sa pagkakapag na tunay na magkaroon tayo ng kaliwanagan. Hindi lamang ang ating mga mata sa katawan, ngunit ang ating mata sa pananampalataya. Kinakailangan na tayo ay magiging mga mulat. Hindi lamang ang ating mga mata, ngunit ang ating mata ng pananampalataya. At ang pananampalataya na dulot ng ating Panginoon si Kristo ay dapat maging bahagi ko na kung saan rin magbigay sa atin ng liwanag. Magbigay sa atin ng liwanag. Hindi kadiliman. Hindi kadiliman. Hindi yung katulad ng nakita namin sa mga gawain ng mga Pariseo sa kanilang pakipag-ugnayan sa lalaking bulat na ginamot ni Jesus. Bakit? Kasi sila yung mga bulat. Sila kuntusin ang mga bulat. Bakit sila naging bulat? Hindi nila makita yung katotohanan. Hindi nila makita yung katotohanan na alam na pinagaling ang lalaking ito na bulat na Jesus. Yun po ang huwag natin kalimutan. Baka mamaya may mga pinangahawakan tayong mga ideolohiya o mga kaalaman na baka akala natin yung kaalaman na ito ay magbibigay sa atin ng liwanag, pero yun pala ay magbibigay sa atin ng kadiliman. Mga ikinuturing natin ang kaalaman na alam na nagsasarado sa atin upang makita ang katotohanan. Hindi pala lahat ng maralaman ng tao ay pwedeng magbukas sa kanya sa katotohanan. Mayroon din ang walang mga bagay na kuminsan na alam ang tao na binubulag siya. Ay, halimbawa na lamang kung makita ko natin dito, binubulag ang mga Pariseo na alam. Hindi nila makita na itong taong itong nasa kanilang harapan ay pinagaling ni Jesus. Hindi nila makita yung kapangyarihan na ipinamanik ng ating Panginoon si Kristo. Kung hindi naman ang lahat. Kaya nga sila nagtalo-talo. Anong kanilang pinagtanong? Paano
kung ang taong ito ay makapagbibigay ng paningin sa bulag na ito kung paano si Jesus. Ano sabi? Hindi pwedeng magaling sa isang makasalanan. Ang pagkatagaling sa mga may kapansanan, particular po rito sa bulag. Hindi ito galing sa demonyo. Kasi galing sa Diyos. Mayroon ko namang hindi naniwala sa mga Parisayo. So hindi po lahat ng mga Parisayo ay nagbubulag-bulag. Kaya ito rin po ang tingnan natin sa ating pagkain sa daigdig na ito. Ay baka mamaya meron tayong mga kaalaman na alin naging misto ng daan upang tayo ay magbulag-bulagan. Hindi natin makita yung tunay na katotohanan. At huwag natin kalimutan na ang ating pananampalataya, ang pananampalataya natin bilang mga Katolik o Kristiyano ay dapat magbukas sa atin sa katotohanan. Kaya kung inyong maalala sa sakramento ng binyag, ay pinapaalala sa atin alin, si Kristo ang liwanag. Si Kristo nagbibigay sa atin at nagbubukas sa ating mga mata sa isang mas malawak na pagkaunawa. Binubuksan tayo at iniligtas tayo mula sa kaparusahan ng pagiging pagbulag-bulagan. Kinakailang makita natin ang mga pangyayari sa ating harapan ng liwanag na dulot ng ating pananampalataya. Hindi ito nawa ang magbigay ng isang kadiliman. Kaya po, kumisang sinasabi na iba, bakit ang simbahan ay palaging nakikialam? Sapagkat, hindi ba pwede, no? Hindi ba pwede magsunod-sunuran tayo sa isang bagay na magdudulot sa atin ang kapahamakan? It will not be the role of the church to lead us into damnation. Alam natin na halimbawa, hindi magdudulot sa atin ang kapahamakan. Ay, hindi ba pwedeng tatahimik na lamang tayo? Bakit? Yun ang simbahan na pinatag ni Kristo. Hindi pwede tayo magbulag-bulagan sa isang pangyayari na magbubulid sa atin sa kapahamakan. Sa atin pa o sa ibang tao. Sa maging bahagi yun ang pagkilos natin. Sabagat ito yung paanyaya na ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon. So, kasi ito yung pananampalataya natin. Ang pananampalataya na siyang magmumulat sa atin sa katotohanan. Kasi nga ho, makita ho natin siguro, magtataka tayo, bakit itong mga Parisayo ayaw nilang makita ang pagpagaling ni Jesus. Bakit? Because they choose not to believe. Dahil pinili nila na maging bulag. Pinili nila na maging bulag. Ang simbahan na itinatag na Jesus ay hindi pwedeng pilitin na tayo ay magbulag-bulagan sa isang katotohanan. Lalo-lalo na sa katotohanan na ipinamamanhig sa atin ng ating pananampalataya. Huwag mo natin kalimutan yun. Hindi yung tayo namumulubika, pero nais natin ipakita na ito yung tamang daan na inihahayag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po kasi, hindi po pwedeng tayo ay makitang magbulag-bulagan
sa mga pangyayari na hinaharap natin sa ating lingkuran o maging sa ating pananampalataya. Kasi yun ang dulot ni Jesus eh. At nakita po natin, ha? Nakita po natin, very striking kung inyong mapapansin kung bakit itong bulat na ito. Alam mo natin, kapag ikaw ay bulat, ikaw ay tinuturing na makasalanan. You are an outcast in the community of the Israel. Kasi bulat ka eh, tinuturing na makasalanan. Noong siya ay gumaling, anong ginawa ng mga pariselo? Itiniwalag siya. Itiniwalag siya. Bakit? Dahil mayroon siyang kaisipan na kakaiba sa kanila. Hindi sa bakal mali yung bulag. Puntusin, tama yung bulag eh. Kasi bakit? Pinagaling siya ni Jesus. Pero dahil sa siya ay ayaw paniwalaan ng mga Pariseo. Anong ginawa ng mga Pariseo? Tiniwalag siya. Samantalang siya ay nakakita. Pero anong ginawa ni Jesus? Anong ginawa ni Jesus? Si Jesus pa ang naganap doon sa bulag. Hinanap niya ang bulag. Noong una, pinagaling niya lang yung bulag. Dahil ito'y humihingi ng kagalingan. Pero ngayon, Jesus is seeking the blind. Ano yun? Para ibigay sa kanya ang pananampalataya. Kaya ang tanong sa kanya na Jesus, sumasampalataya ka ba? Kasi tiniwalag siya eh. Eh wala na itong patutunguhan. Sino ang magbibigay sa kanya ng kaligtasan? Kaya si Jesus, huwag nating kalimutan na ang dulot ng ating pananampalataya ay kaligtasan. Kahit na itiniwalag ka ng anumang uri ng grupo, ang Diyos ay palaging naghihintay sa sino mang magbabalik loob sa kanyang harapan. Kaya anong sabi nito? Anong sabi niya rito na ipinahayag ko na ating Ebanghelyo, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Anong sabi niyo ng bulag? Sino mo siya Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang sumasampalataya sa siya ay nakita mo na. Siya ang pag-usap sa iyo, ano yung sumasampalataya ko ng Panginoon? Sabi ng lalaki at sinamba niya sa Jesus. Later on lang sinamba sa Jesus. Akala kasi ng mga Pariseo ay itong sa Jesus ay alagad na, itong bulag ay alagad na ng Jesus. Hindi pa. Sinasagot niya lamang yung katanungan ng mga Pariseo tungkol kay Jesus. Wala pa doon yung pananampalataya. Pero yun ang katotohanan. So, ang pananampalataya ng natin ay tunay na magbubukas sa katotohanan. At ang tunay na naghahanap ng katotohanan ay hindi ko pwedeng hindi matatagpuan ang katotohanan dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Na alin yun? Ang katotohanan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po nawa ang bigyan natin ng higit na pagkakas. Baka kasi mamaya tingnan natin yung ating paninilay. Baka mamaya mayroon tayong mga pamantayan sa buhay natin that shuts out us from reality. Baka mamaya may pinangahawakan tayong mga itinuturing natin na kadatuan natin na nagiging sarado tayo sa katotohanan ng iba. Yung katotohanan na dulot ni Jesus ay ang katotohanan bukas. Maging bukas kahit na doon sa katotohanan nakakaiba sa ating katotohanan.
Hindi yung, kasi iba yung katotohanan na hinahawakan mo, ha? Tiwalag na yan. Alisin na yan. Patayin na yan. Hindi. No? Hindi yun ang katotohanan na dulot ng ating Panginoon Jesucristo. Ang katotohanan na ito yun ay handang mapunawa sa katotohanan na may maaaring may mga taong may hawak ng katotohanan na iba sa itinuturing ng katotohanan. Yung pagiging bukas sa katotohanan na yan ay maging daan o pangalan. Ah, talagang tingnan na natin. Tingnan na natin kung sino ba talaga ang may katotohanan sa atin. Mapag-aaralan natin. Kasi baka mamaya makita natin na parehong pala tayong tama. Magkaiba lamang ang sitwasyon na pinanggagalingan natin. Eh baka mamaya nag-aaway na agad tayo. Nagtitiwalagan na agad tayo. Hindi pa natin naiintindihan ang tunay na katotohanan. Kaya po, ito yung panayang na ipinapakain ng buong Megapag. Na nawa maging bahagi kaya kung tawagin natin ito ay inclusive. Hindi exclusive. Isang katotohanan na kayang tumanggap ng ibang katotohanan na maaaring kakaiba sa pinaniwalaan. Na nagnanais na mahanap ang tunay na katotohanan sabay na maghahanap ng tunay na katotohanan para makita. Sabi ko minsan kasi makita ko natin, ano? Sabi nga na ko minsan maging bahagi. Hindi. Ulo yan. Hindi. Buntot yan. Sometimes we are looking at the same reality. Nagkataon naman, magkaiba lang tayo ng sight. Kung minsan yung side na tinitingnan ko ay left side. Kung minsan tinitingnan ng kabila ay right side. Tingnan natin yung buong katotohanan. Yun ang paanyaya na pinapahayag ng buong katotohanan. At ginawa ang makita natin. Sa paghahanap natin ng katotohanan, huwag tayong maging bulag. Huwag tayong maging bulag katulad ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Nagmamarunong na ang kanilang pagkaunawa lamang ay ang kanila lamang katotohanan. Ay, makikita po natin kapag ganun yung ating pagkaunawa. Lalong-lalo nga may kapanahonan na ito. Itong kapanahonan na ito, kung tawagin natin ay isang kapanahonan na maraming mga bagay na inaharap natin sa ating pagkaunawa sa daigdig na ito. At makita po natin kasi huwag tayong matakot. Kung isang naaala naman, matakot tayo kapag mayroong mga tao na iba yung kanilang paniniwala kasi sa atin. Huwag tayong matakot. Bakit? Inahanap natin yung katotohanan. Kaya kung talagang katotohanan yung hanap natin, hindi dapat tayo matakot doon sa ibang kaisipan na maaaring kakaiba sa atin. Kasi kung tunay yung katotohanan natin, adi, hindi dapat tayong matakot na pag-usapan at higit natin pag-ilay-ilay yung mga bagay na inaharapan sa daigdig na ito. Bigyan natin ng pagkataon na tunay na liwanagan tayo ng katotohanan na pinangahawakan natin. At ito yung dulog natin sa harapan ng puno ng kapatid. Yung katotohanan na siyang talagang pagbibigay ng liwanag sa atin. Ang katotohanan na alin, mag-ingat tayo. Baka yung katotohanan natin alin, will isolate ourselves from others. Kasi ito yung mga Pariseo at mga eskriba. Ibang katotohanan ng hawak mo,
Iwalag kita. Hindi ka nakasama sa amin. Destructive ang ganang uri ng katotohanan. Akala ko ay diwana. Yun pala. Ikaw pala ay higit pa sa isang bulan. Ito lang ang natin sa harapan ng pumitap. Naway lumalim yung ating pananampalataya. Kasi kapag talaga kapag pinag-usapan natin yung pananampalataya natin, ay malaki yung hamon na yung binibiyo ng ating pananampalataya. At kung talagang naiintindihan natin yung ating pananampalataya, tayo ay kanyang dadalhin sa isang mas malaking hamon na makikita natin at makunawaan natin na ang katotohanan pinangahawakan natin ay isang katotohanan magbibigay ng tunay na liwanag sa bawat pagkilos natin. At maging maunawaan natin ang ibang katotohanan na pinangahawakan ng iba na maaaring kakaiba sa katotohanan na dinadala natin. Doon natin higit na maintindihan, lalo natin maintindihan yung katotohanan ng pamisa ng iba, na bagaman hindi sangayon sa pananampalataya ng ating pananampalataya, maintindihan natin, no? Tayo pa yung maghahanap. Tayo pa yung maghahanap paralel. Para makita mo kapatid, ang tunay na katotohanan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Isang katotohanan tunay na nagpapalaya sa buhay natin sa daigdig na ito. Tumapit tayo kay Jesus. Kung talaga maghahanap tayo ng katotohanan, tumapit tayo kay Jesus. At ito rin yung hamon natin para sa iba. Since we are looking for truth, pagdasal tayo sa Diyos, kay Jesus. Kasi siya lamang ang tunay na may hamon ng katotohanan. He has only the monopoly of truth. No one on this earth has the monopoly of truth. Tanging ang ating Diyos lamang. Kaya hindi po naman yung makita natin. Kung talagang naghahanap tayo ng katotohan na magbibigay sa atin ng liwanag, it should lead us to Jesus. To bend our knees and to ask for His light na magbigay sa atin ng tunay na liwanag sa daigdig ng ito. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapaginian sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, muling isang anak ng Diyos, Panginoon na ng lahat. Nagkataong tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Biren, pinagpakasakin ni Ponso Pilato. Pinakyo sa krus, namatay, nilibing, anak sa naroonan ng mga imaw.
na may katumaro na po ay namagulig. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Lord, magmumula at paririto ay kukulong sa nabubuhay ng matay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa batawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa Diyos Ama ang mga pangailangan ng ating komunidad at ilingin natin sa Kanya na matunghayan natin ang liwanag ng Kanyang pagmamahal. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa inyong simbahan, maging instrumento na wasa ng pagtatanggol sa katotohanan at katarungan. Maging tagapaghatid na wasa ng liwanag sa mga nakatago sa dilim ng kasalanan. Manalangin tayo. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, gabayan nawa sila ng banal na espiritu sa bawat pagdidesisyon upang maitaguyod nila ang makakanan ng mga mahihirap at mga biktima ng karahasan. Manalangin tayo. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa lahat ng mga bansa, pagharian nawa ng liwanag ng kapayapaan ang buong mundo, pangangalaga sa kaligtasan at pagpapahagina ng likas ng kayamanan. Manalangin tayo. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa sandatahang lakas ng Pilipinas, naway manindigan ang sundalong Pilipino tungo sa pagtatanggol sa bansa at pagtataguyod sa kapayapaan. Manalangin tayo. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga lolo at lola, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, makita nawa nila ang liwanag sa katotohanan hindi sila pinababayaan ng Diyos. Manalangin tayo. Aming Ama, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming mapagmahal, tanglawan mo ang liwanag at bigyan mo ng pag-asa ang iyong mga anak. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, nag-ahari ngayon at magpakailanman. Amen.